So hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist sa part 2 sa spiritual. So more deep spiritual, title mo spiritual in money, relationship and everything in life. So yun lang ang masasabi ko sa inyo. Ito ang masasabi ko sa inyo na talagang kung ikaw nanood ngayon, kung kausap kita ngayon, ito talagang masishare ko sa iyo for this time. Pwede itong sinasabi ko magamit to all the time. Okay? Para ma-fix na talaga yung problem sa life. Bali, marunong tayo makontento, magsipag, magwais, paggastos. Kasi, it mean nga, overspending equals happiness. Kasi, parang isip mo, masaya lang ako pag makapunta ako sa ibang bansa. Bakasyon ko, 3 bansa, isa-isang buwan. Dapat ang gastos ko mga 200,000, 300,000, 500,000. Practically, hindi naman talaga ang pera. Hindi materialistic. Materialistic is not equal to happiness. Kasi happiness, yung naabot natin ngayon, medyo hindi tayo masaya sa sarili natin ngayon. Pero sa iba pala, yung naabot natin is masaya na pa sila. Diba? Parang iba-iba kasi parang yung buhay natin, parang sariling exam, kanya-kanyang test paper. Siyempre, mga sariling pagsubok, mga trials, may iba na yung tayo, normal tayo na mga ano, medyo magandaan sa buhay, makakain, ano, makabayad sa tubig, walang upa, may sariling bahay. Pero yung iba, struggle nga makabayad ng upa, or naghihirap na makabili ng bagong cellphone. May iba din na nahihirapan din sila na makakain araw-araw. Mayroong mga taong ganun. So, it means na be grateful lang tayo kung ano bang meron sa atin. Kasi alam naman natin, mahirap magtrabaho talaga. O, mas maganda talaga yung kung gusto natin mag-isip ng pamatagalan, survival, business talaga at sa kakalusugan. Kasi yung marami kang pera, kung gastos mo lang sa natural way, mauubos lang siya. Madaling mauubos yung pera, pero pagkikitain mo siya, mahirap hanapin o kumikitain ulit. Yun na talagang ipit talaga kapit. Kasi pag mawawaldas ka ng pera o marami kang kaibigan, pero pag wala ka na, ay wala na rin papansin sa'yo. Yun lang din na marami din nagluloto, marami nagninegosyo, nagtatrabaho. Alam natin, may iba na dumadami talaga. Pero ang problem lang talaga ngayon is itong isip natin. Niisip natin na pag makuha ko itong bagay na ito, dito lang ako maging masaya. Feel na ako ganito, ganito. O kahit, diba sabi pa sa Bible, kahit aanihin mo ba yung lahat ng bagay sa mundo, kung ang kaluluwa natin, wala na tayong time sa langit kasi puro busy eh. So appreciate ako sa mga taong naabot, mataas yung naabot sa materialistic, worldly, at kumakapit din sa spiritual. Yung may serve kang God Yahweh, magpe-peace, saragang yun naman siguro ang dahilan natin dito sa buhay. Pero actually, kung hindi tayo gagabay sa Bible, maging worldly ang isip natin. Hindi pagkakatiwalaan, maganda lang mag-friends, hindi na magtiwala, lagi nag-iingit, lagi nasasapawan, parang sinisiraan nilang yung ibang tao, di ba? Parang gusto nilang sila lang lumalamang. Pero kung spiritual tayo, lahat tayo aangat. Yun sana all. Pero ang iba kasi, ayaw kasi nilang masingitan, masabayan. Ginagawa nilang iba, sinisiraan. Para sila lang yung nasa taas. Diba? Diba? Yung sabi pa sa Bible, serve and love and one another. Pero ang iba kasi ngayon bahala ka na sa buhay mo, ganito. Yun lang din ang iba. Yun lang din ang hindi natin naiintindihan, na hinahanap tayo ng sana all, pero hindi talaga lahat makasana. Sana mayroon jowa, sana mayroon maraming pera, sana may bahay, o mahirap din yung pinagdaanan, pero yung pinaghahabol natin sa bagay na ito, sa mundong ito, baka maubos yung oras na mag-serve tayo, then hindi natin malaman yung talagang totoong purpose natin is to serve God Yahweh at to serve the people, His people. Hindi lahat ng tao ay sa mundo ay kang God Yahweh sa Israel. May iba na iba yung sinasamba nila. So, iba din yung
pag-iisip nila at pag-uugali. May iba na, marami rin nagkukunwa rin, naghanap tayo kung saan ba talaga ang happiness. Saan ba talaga, sa, makukuha ko ba to sa maraming pera, nagastos-gastos ko ba? Alam naman natin, ang hirap-hirap kong kumita ng pera, madali rin gastos. May iba lang mapalad, blessed lang. Kasi yung trabaho nila, malaki yung sweldo nila. Pero in the sake, yung stress sa labor nila, ginastos ng malaki. Pero, sabi ko, oo. Kasi kung mayaman ba siguro ako dati, siguro marami kong pera, hindi mo maintindihan yung mga mahihirap, yung mga mababang level. Para sabihin mo, parang mayaman ka naman. Parang, pero kung mapafeel mo, talagang mas maganda talaga yung dumaan ka muna sa hirap at spiritual. Para maunawaan mo yung mga taong walang-wala, naghihirap na makakain. Everyday, walang pangbayad, nag-uupa. Lalo na kung may pamilya ka, di ba? Hindi pa sila, wala kang time na magdisiplina nila or tuturuan, o wala tayong mga books or mga idea na dapat gagawin, mahirap. Lalo na kung hindi pa ito spiritual, lagi mainitin ang ulo, nagagalit. Siyempre kung may mga problem na, siyempre wala talagang buhay na walang problem. Pero at least na dito, at least ating time is limited in this world. Limitado lang din, hindi naman tayo maraming pera, limited yung time, at saka hindi naman gano'n may iba na sinasacrifice nila yung buhay nila for this such things, sample mga pagong gadget, travel all around the world, pero hindi nila iniisip yung health, di ba, pag-aaral sa health, sa relationship, about sa Bible, hindi nila inaaral, at lalo na sa finances. Puro lang gastos ang gastos. May iba kasi na hindi nila naisip. Hindi malawak. Yung iniisip lang nila just for now lang. Ngayon, may iba na takot na magtiwala sa ibang tao. Baka nanakawan ako. Kasi ang iniisip natin, pera na. Yun na, yung sabi pa sa Bible, you cannot serve two master. God, Yahweh, and the money. Kasi kung money lang talaga, kung wala kang langit, siyempre, matakot ka na magtiwala sa ibang tao at hindi mo maunawaan. Bali showy, bali may social media, makukontak na lahat pero hindi nga close. Kahit pamilya nga eh. Pero yun, bihira lang na talaga ngayon kasi puro lang problema eh. Lugo, dagi na lang iisip sa mga palabas, minsan may mga news nga eh. Pag may sakit ako, hindi ko nanonood sa news kasi mas maganda talaga yung may karamdaman ka, nararamdaman na masaya ka. Kasi sabi sa Bible na a merry heart, ang masayang puso ay gamot sa katawan. Siyempre, hindi naman kailangan na gumastos ka ng malaki para maging masaya ka. Diba, nandiyan naman ang Bible. Diba? Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong malaking pera, ipatuloy mo na lagi kang naghahabol, pero wala naman kang naaabot, nawawala, parang ganun lang. Then, sobrang babad sa cellphone, social media, sa TV. Ako, nagti-TV lang, minsan lang akong busy. Pero kung wala, wala talaga. Then, chase your dreams. Then, kasi, ano mo man yung malaking sweldo kung wala namang direction ang papatunguan yung buhay natin. Kung ano ba ang direction at patutunguan sa buhay, ano ba talaga ang plano? Ano talaga ang gusto mangyari sa buhay? Kasi kung haabo lang natin, hindi naman talaga madali ang pangarap sa buhay. Pero actually, hindi din madali ang buhay kung walang plano. Siyempre, inom ng anim dito, ilang problema nila, stress nila, isasagrelyo na lang nila, idadrugs na lang nila, i-chicks-chicks doon, na makasagap ng mga STD, AIDS, gonorrhea, mas dubling gastos. Alam naman natin na magkakaroon ng kamalian ay malaki talagang gastos. Nagkamali lang ako sa ingroon dito sa gulit ng kuko ko, sa hilalaki. Malaki nga ang gastos, mali lang sa ingroon. Hindi naman talaga ako mabisyo, pero talagang kung wala tayong source of income, medyo mahirap maging mamangarap. Yung iba kasi pinapasok ang masama, alam namang masama, wala namang pera, yun naman talaga, hindi siya excuse na gumagawa ka ng masama para maging masaya ang buhay mo. Parang yun lang din yung kamalian sa iba. Ah, bahala na lang sila, basta ako masaya ako. Yung parang selfishness, greediness at selfishness na yung iniisip mo. Siyempre, makagawa ka talaga ng kasalanan.
pinipilit mo, hindi naghahanda, gusto na, ngayon na, ngayon na, di ba? Atat na atat, hindi makapaghintay, hindi nagpaplano nga, hindi nga alam nung gagawin, basta makajowa na, makachicks lang ko, may naging scandal lang kami, masaya na, nabuntis ng babae. O, pagpanganak, eh, siyempre, may hirap na pagpalaki ng bata, dahil paglaki dyan, maging pasaway pa yan. Yun lang din, hindi ko naintindihan, yun nga na yun, pagkagalit-galit ka, di ngayon, ganito ang nangyayari. Siyempre, stress ka talaga. Hindi naman ko ibig sabihin na hindi ka na magpamilya. It means, planuhin, isulat, isipin ano talagang gusto mo sa buhay. Mahirap naman magpaplano ka na magpapamilya, magkakaanak kung laro-laro ka lang. Hindi ka nagtatrabaho. O nagtatrabaho naman, puro laro-laro lang. Hindi nag-iipon. Siyempre, nagpapasok-pasok sa relationship. Bali, yung nga ganong ginagawa at pumapasok sa bisyo, hindi yun spiritual. Hindi yun nagbabase sa buhay at sa Bible. Bali, ginagawa mo lang yun, dikta lang sa media at dikta mo sa, ato dito, fleshly, yung makalaman, yung pagkatao mo. Hindi yung spiritual. Kasi kung spiritual kang tao, talagang prevention is better than a cure. Malaki nga pag may problema talaga, may sakit. Yeah, iba kasi wala eh. Ano ba talaga dahilan ng mga pera nito? Madaming pera pag kinagtatrabaho mo lahat. Siyempre, hindi ka masaya. May hinahanap ka. May gagastusin ka. Tubig, kurente, at pagkain. Doon naman talagang basic at yung may bahay. Pero kung medyo, wala akong bagong damit. Wala akong bagong iPhone. iPhone 16, iPhone 20. Or, mga chicks ngayon, ilang jowa na ba ang nasaktang puso? Yun lang din problema sa iba, di ba? O, yan ang mga bagong labas na alak ngayon. Di ba? O, ito yun, yung ganong gabay. Hindi na yun, hindi yun spiritual. Hindi yun dapat supposed to be design ng tao. Ang nangyari lang sa atin, dinadaya lang natin yung sarili natin. Bale, parang masaya, pero hindi talaga siya masaya. Pare, short term lang, parang mababa, mababang kaligayahan lang. Parang lagi mo, para sa drugs, na hindi yung isang intake mo, masaya ka na, lagi-lagi. Hindi, lagi mo babalik para maging matuloy-tuloy yung masaya mo. Pabalik-balik ka ng bili ng bili. Bali, pinahingilikilan ka ng pera. Parang binubutas mo yung bulsa mo para laging kuha, ilang kuha ng pera sa'yo. Siyempre, ang buhay mo ay pera yun, di ba? Pinaghirapan mo yung trabaho, yung pera mo. Para may pera ka, siyempre, bibili mo na sa mga pangailangan mo. Wala tayong naipon. Walang plano sa buhay. Siyempre, hindi mo naintindihan kung masaya pa ba ako, saan pa ba pupunta yung direksyon ng buhay ko. Wala. Wala kasi nag-iipon ako sa mga sakit, sa mga insurance. Kung meron na naman, may mga PhilHealth, may trabaho nga, pero bisyo-bisyo lang din. Wala. Kung iipon mo yung Red Horse na yan, alak na yan, ako, mga drugs na yan, ako, milyonaryo ka na. Kasi ang tao, hindi kasi yung kahintay. Gusto kasi nila instant gratification. Ngayon-ngayon na, hindi na sila mag-iisip kung ano talagang plano sa buhay. Kung may Bible pa ba ko o hindi, optional na lang. Ang magsisimba. Para makaiyak ka minsan na basta kang umiyak, parang hindi ka masaya talaga sa sarili mo. Yun ang dahilan na hinahanap-hanap natin yung mga bagay na yun. Na parang totoo, pero hindi talaga siya totoo. So malalim siya. Malalim talaga itong sinasabi ko. Yun lang talaga. Ano bang dahilan nagtatrabaho at nag-aaral ka? Diba? Para kung bumuhay, mabuhay ka lang makakain. Pero kung sasabayan mo sa pag-asawa ng maaga, skandal lang, inisip mo, mas malaki ang gastos. Sabi, ay, hindi ko magluto, hindi ako magnegosyo. Ang hirap-hirap kasi. Gusto ko na si ngayon. Kasi nakita ko sa ibang tao, meron na sila. Oo, meron nga sila, pero hindi natin alam kung ano ba yung pinagdaanan nilang hirap para maabot yung naabot nila ngayon na nakita natin. Para silang masaya tingnan natin. Pero actually, deep inside, durog na durog yan. Kung gusto lang sana nila mamatay ako, pero dahil kinaya ng nila ang lahat, dahil sa kanilang anak at pamilya, asawa at anak. Pero take note, there's time for everything. Hindi naman dapat natin pipilitin yung panahon. Kung alam mo sa sarili natin na hindi natin kaya, at alam naman natin kung ano lang kapasidad at kakayanan natin, kung alam naman natin mag-asawa para din siyang suicide, kang maaga.
Pero kung sabay-sabay ka lang na walang direction at plano sa buhay, medyo para tayong nagpaka-suicide dyan. Suicide mission yan. Mahirap. Oo, oh, meron naman, pero babayaan ka, ubos na yung pera mo. At magawa na sila sariling buhay nila. Yun lang din na hindi ko maintindihan na minsan, swerte lang kung mabait ang anak mo. What if pasaway yun? Na-involved din yun sa mga drugs, mga kalukuhan. Kasi galit sila sa magulang. Galit sila sa nanay, tatay nila kasi napaaga sila ng palabas. Hindi sila naalagaan ng maayos. In short, kulang sila sa pagmamahal ng magulang. May iba na binibigay nila pera na pera na pera na lang. Wala ang atensyon. Yan lang din na siyempre, dumadami na tayo yung nagkakaproblema. So, pagpatuloy tayo sa ating partner. So, thank you po. Have peace. Love you all. So, patuloy tayo sa next part.